pera, kwarta, salapi, datong. Ano man ang tawag dito, ito ay pinagbabanatan ng buto ng marangal at kinukurap naman ng mga kurap. Ninanakaw ng mga magnanakaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming scam sa gobyerno. Pero sa mga lugar na tulad nito, ang pera ay isinusugal ng legal. Yun nga lang, may mga taong pupunta sa kasino, hindi para tumaya. Si Jose Vigoa, isang dating Cuban commando na naging cocaine dealer, na rumaraket din bilang hold-upper. Hindi naniniwala sa sugal si Vigoa. Dumedepende lang ito sa kahera ng kasino para sapilitang humubra ng pera. Bellagio, ang crown jewel ng Las Vegas Strip sa Nevada, USA. Nagkakahalaga ang Bellagio ng 2 bilyong dolyares na una itong itayo sa halos 500 square meters itong compound. Isa ito ngayon sa mga pinakasikat na hotel at casino sa mundo. And the Bellagio is just a first-class, beautiful property. The water feature alone in the front is probably one of the most visited sites in America. Taong 2000, dito rin sa Bellagio, nangyari ang isa sa mga pinakamalupit na holdapan sa kasaysayan ng Las Vegas. Magtataka ka ba? Sa milyon-milyong dolyar na nagpapalipat-lipat ng kamay sa mga mesa ng kasino nito araw-araw, maituturing ang Bellagio na isa sa mga pinakamayaman at pangunahing target dito sa Vegas. Pero isa rin to sa mga pinakamahirap pasukin. Mula sa overhead hidden camera sa kisame hanggang sa pinhole lenses na nakatago sa mga dingding at countertops. Mahigit 2,000 kamera ang nagmamasid sa halos 150,000 square feet na kasino ng Bellagio. The only place you won't find a camera is in your room, your guest room, or in restrooms. We have a 30x zoom capability on all of our cameras that move, that pan, tilt, and zoom. So you could literally, from a 15-20-foot ceiling, see the time on somebody's watch. Pero sa kabila ng matinik na seguridad na ito, sa 10 taon ng Bellagio, ilang daang beses na rin ito pinagtatangka ang maisahan at nakawan. Lahat ng mga ito pumalpak, maliban sa isa. Ang pagnanakaw ng mamang ito sa main cash cage ng Bellagio, ang kulminasyon ng isang crimes na tumangay ng milyon-milyon, kasama sa listahan ang 5 pa sa pinakamalaking kasino sa Sin City. Jose Vigoa is definitely the greatest casino robber in Las Vegas history. Ipinanganak sa Caimito del Guayabla, Cuba, si Jose Vigoa. Nung bisperas ng Pasko noong 1959, lumaki siya na busog sa kontra-Amerikanong filosofiya ni Fidel Castro. 13 taong gulang siya nang ipadala sa USSR para sa 6 taong military training. Pagkatapos ito, naging commander ng isang Special Cuban Combat Platoon si Vigoa na nakipaglaban sa Afghanistan. Pero noong 1980, Mariel Boatlift, isa si Vigoa sa mga Kubanong tumakas papuntang Amerika hanggang sa makarating siya at nagpa siyang maniraan sa Las Vegas. Pero tulad ng karamihang nakikipagsapalaran dito, naging masalimuot din ang buhay noon ni Vigoa. Noong 1989, naaresto siya sa pagbebenta ng cocaine. He was part of a sting operation where undercover FBI agents infiltrated Cuban drug dealers. He was arrested and charged with drug trafficking. Fast forward tayo, December 1996. Pagkatapos makalong ng 7 taon, balik sa mga kalye ng Las Vegas si Vigoa. Wala ni 5. Under probation at tila galit sa mundo. He was a man who felt like he was owed something in this world and he had no problem reaching out and taking it and it didn't matter what it took to do that. Kasama ang mga kaibigan sila Oscar Cisneros, Luis Suarez at Pedro Durante, nagbuo si Vigoa ng isang Soviet-style military training camp sa gitna ng Nevada Desert. Vigoa with these guys that he recruited through this training to kind of gear them up to the level that he thought they needed to be. He taught them, you know, right from wrong, how to hold a weapon, how to shoot a weapon,
And apparently they trained every few days. Sa loob ng isang linggo, nahasa agad ni Vigoa ang grupo upang maging isang mainam strike force. Kasunod nito, nagsagawa si Vigoa ng surveillance sa iba't ibang hotel, casino at armored car depot. Minamanmanan ang seguridad sa mga ito habang inaalam kung paano gumagalaw ang pera at kung saan may magagandang escape route. They chose hotels that had a favorable escape route. They chose the hotels that were close to the freeway that they knew they had a clear exit. Matapos ang tatlong buwang pagplano, pinili ni Vigoa ang kanilang unang target. At hindi ito isang pipitsuging casino lang. Ito ang MGM Grand. I think part of Jose Vigoa's lure was the fact that he wanted to make the headlines. He wanted to be the man. September 28, 1998, 11:26 a.m. Pumasok si Vigoa at Cisneros sa MGM Grand. Nakasombrero at sunglasses ang dalawa. Hindi halata ang karga nilang Glock at kalibre 45 baril. Makikita sa video na naglalakad sa gitna ng kasino ang dalawa papunta sa isang exit. Doon, isang armored truck na binabantay ng dalawa gwardiya ang kararating lang at naghahandang maghatid ng pera mula sa kasino papunta sa isang malapit na bangko. Pero inambush sila Vigoa at Cisnero ang mga gwardiya sa isang daanan malapit sa parking garage. Kinuha ang kanilang mga baril at tumakas tangay ang isang bag na may lamang $1.5 million na cash at cheque ng kasino. Ang buong pangyayari, wala pang isang minuto. They went in there, went right to business, and got the hell out of there. Sa bilis at linis ng trabaho ng dalawa, hindi nagkaroon ng ideya ang mga pulis, Las Vegas, kung sino ang mga salarin. Matapos ang trabaho sa MGM Grand, sinimula ni Vigoa at ang kanyang mga kasamahan ang kanilang susunod na misyon, mas planado at mas maambisyon kesa sa MGM. Ito rin ang sinasabing pinakamalaking nakawan ng sasakyan sa kasaysayan ng Las Vegas. Dala ang isang car carrier. Nagpanggap si Vigoa ng mga empleyado ng isang rent-a-car company. Sila kunwari ang maghahatid ng mga sasakyan sa mga nag-aari kila nito. The stolen rental car is virtually impossible to trace because they're not somebody's car per se. They get stolen quite a bit. Pero hindi binibenta ni Vigoa ang mga sasakyan sa black market. Plano niyang gamitin ang mga ito na getaway cars sa mga susunod na pang-hold up na kanyang pinaplano. Gamit ang kanyang bahay bilang safe house, nagsimulang makapangolekta si Vigoa. Hindi lang ang mga nakaw na kotse, kundi pati rin ang mga iba't ibang klaseng semi-automatic handguns. Mga AK-47, MAC-90, Russian sniper rifles at mga granada. Handa na si Vigoa at ang kanyang grupo sa kanilang susunod na target. June 28, 1999. Ilang mga security guards ang kasalukuyang nagkakarga ng pera sa isang armored truck sa may service entrance ng sikat na Desert Inn at Casino. Armado ng mga AK-47 at suot na ski masks at bulletproof jackets, ginulantang sila ng grupo ni Vigoa. The process they used at the Desert Inn was they waited for the drivers to exit, and then when they did, they tried an ambush. Laking gulat ni Vigoa dahil tila hindi nasindak ang mga gwardiya at lumaban pa sa kanila. The guards were able to exchange gunfire in the process of getting back to the truck while being fired upon. Dalawa sa mga gwardiya ang nasugatan habang naubusan na yata ng swerte sa Vigoa na napilitang tumakas ng walang perang dala. Ganun pa man, mukhang naging epektibo ang bago nilang getaway plan. They would use